Hello Capricorn, Sun Moon Rising, Venus Signs. Kumusta po kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ngayon ang mga messages ninyo for November 19 to 25. Unahin natin ang mga trinkets ninyo. We have the G-Clef. Ayan, napakaganda because this is about peace. This is about tranquility. This is also about new beginnings and positive change, no? So, yun ang mga maaring maging, ano, maaring maganap sa buhay ninyo sa ngayon, ano? What else? We have this one. Ayan, this is about determination and confidence, no? So, sa mga pagbabagong ito na mangyayari, no? Those are positive changes. And you are also very determined, no? And ano, confident kayo na magiging okay ang lahat, no? Yung mga positive changes na to ay talagang ano kayo, magiging confident kayo na ito ay para sa inyong ikakabuti, yung mga ganon. And maaring ang iba dito sa mga changes na to, you are going to create that, no, for yourself, no? And magiging determinado kayo na gawin or ano ang mangyari talaga, no? Ang mga binabalak ninyong pagbabago nang sa gayon, eh talagang makita ninyo, no, na magaganda ang magiging resulta, maging maganda ang mga pangyayari, no, after. What else? We have a baby girl. Ayan. So, si baby girl, maaring ano to, maaring new baby talaga ang i-welcome ng iba sa inyo dito, Capricorn. Maaring baby girl talaga ang dadating. Maaring baby boy naman, no? Because this is general reading. So, yung gender naman, hindi naman masyadong ano, stricto, kumbaga, no? So, ayun. So, maybe may bagong baby na parating sa pamilya, na maaring kayo ang mga anak, maaring kayo yung mag-welcome ng bagong baby, or your person, or maaring sa pamilya, maaring ibang miyembro ng pamilya na mag-welcome ng baby. And also, maaari din na ano din ito, new beginning energy din ito, no? So, maaaring meron talaga mga pagbabago dito na mangyayari sa buhay ninyo. Meron mga bagong sitwasyon or bagong experiences and even tao, no? Ang maaaring dumating sa buhay ninyo sa ngayon. So, we have full moon and Libra. Ayan, find a balance. Ayan. So, inaanyayahan kayo ng Divine Universe dito na hanapin ninyong balance or ibalik ninyo ang balance sa buhay ninyo dito, Capricorn. Ano? So, maaaring may mga imbalances dyan. Maaaring ito yung babaguhin ninyo, no? Yung magkaroon kayo ng balancing muli, maaaring babaguhin ninyo ang routine ninyo ngayon, maaaring babaguhin ninyo ang mga bagay-bagay sa pag-aasikaso ninyo sa iba't ibang parte ng buhay ninyo, maaaring yun ang babaguhin ninyo. Nang sa gayon, maibalik ninyo yung equilibrium, no? Maibalik ninyo ang balance na sa buhay ninyo. Right? So, we also have last quarter moon in Gemini. Clear your mind. Ayan. For you to be able to find balance, for you to be able to bring the balance back in your life, kailangan ninyo na i-clear ninyo ang mind ninyo. I-clear ninyo ang isip ninyo. Release, let go of anything and everything that doesn't serve your highest good anymore. Kasi nagsiserve as clutter na lang yan sa inyo. Nagsiserve as ano na lang yan, pampagulo, pampabigat, yung ganon. Kaya nagkakaroon din tayo ng balance eh. Kasi sometimes meron pa tayong mga bagay sa dibdib, maraming tayong iniisip na hindi naman talaga necessary, na hindi naman talaga dapat na iniisip pa or pinagwo-worryhan pa or bit-bit pa sa dibdib natin, no? Kaya isa din ito sa magiging factor doon sa pagbalik ninyo ng balance sa sarili ninyo, nang sa gayon maka-ground kayo, nang sa gayon makapag focus kayo, no, sa sarili ninyo and makapag-focus kayo sa iba't ibang parte ng buhay ninyo na nangangailangan ng attention ninyo, no, is for you to let go of the things na hindi naman necessary na sa buhay ninyo, no? So, you may need to clear your mind, no, clear your heart, then ang mga bagahe sa dibdib ninyo, time to let go, no? Time to let go. Nasa ganyan, wala nang pampagulo, kumbaga, sa isip at puso ninyo. Full moon in Sagittarius, see the bigger picture.
Ayan. So, maaaring may decision making na gagawin ng iba sa inyo dito, no? Maaaring there is an important a decision na kailangan ninyong gawin sa ngayon. And ang advice sa inyo ng card na to, no? See the bigger picture before you make that important decision, no? So, wag lang kayong mag-base doon sa maliliit na bagay, sa mga nangyayari sa araw-araw. Wag lang kayong mag-base doon sa kung anong mga detalye lang ang meron na kayo sa ngayon. But try to look at things at a bigger picture. Look at things at a bigger lens. Nang sa gayon, mas makita ninyo ang all four corners of your situation. Makita ninyo ang kabuuan ng inyong sitwasyon. And nang sa gayon, no, mas makakagawa kayo ng desisyon na mas magiging efficient yan, mas magiging mabuti ang epekto. Kasi sa buong, buong sitwasyon ang nakikita ninyo, no? So, what else for Capricorn? We have 41, self-discipline. And maaring isa ito sa mga pagbabagong gagawin ninyo sa buhay ninyo, no? Sa sarili ninyo, na mas magiging mahigpit na kayo sa sarili ninyo. Yung disiplina, no? Paiigtingin na ninyo ang disiplina ninyo sa sarili ninyo sa kahit anumang parte ng buhay ninyo ang apektado niyan, no? So, what else? We have number 66, healing. Ayan. So, meron ng healing energy na papasok dito sa buhay ninyo. Maaring yan ay sa physical ailments din, no? Na nararamdaman ng iba sa inyo dito. Maaring nagpapagamot kayo, maaring talaga nagdadasal kayo, nagamutin na kayo, or gumaling na kayo. And maybe, no? Healing energy is coming in dito para mangyari na yan, ano? Na maibalik nyo na yung strength ninyo, maibalik na yung dati ninyong lagay, lagi ninyong dati ninyong pangangatawa, no? At gumaling na nga kayo, no? So maaaring iba sa inyo mag-start na makaramdam ng pagbuti ng inyong pakiramdam, no? Maybe some of you are regaining your physical strength, you're revitalized, yung mga ganun, ano? For others of you, this may be healing sa ibang parte ng buhay ninyo. Kung meron siguro kayong mga sama pa ng loob sa ibang tao, mga emotional baggages, emotional wounds, maaring yun ang mag-heal na din sa ngayon. Ano? We also have number 66. This is synchronicity. Capricorn, this is double number. So please look up for the meaning of number 66 for more guidance po. No? So, tignan natin kung ano pa. We have number 8, manifestation. Napakaganda. Napakaganda. So, you are manifesting ngayon, ano? Kung ano man yung mga heart's desires ninyo, kung ano man yung mga gusto ninyo mangyari sa buhay ninyo, no? Kung ano yung ini-envision ninyo for yourself, maaring yan ay mag-come to fruition na sa ngayon kasi nasa kamay ninyo ngayon ang manifesting energy, no? Meron kayong extra spiritual power ngayon to manifest your heart's desires, no? So, what else? We have 6 of Pentacles. Ayan. So, kung ano man ang kailangan ninyo ngayon, what you need right now, you are getting that. No? You are receiving that. Kasi it's time for you to receive, no? It's time for you to receive whatever it is that you need, no, sa buhay ninyo sa ngayon. Maaari din, ano, Capricorn, na kung ano man ang marireceive ninyong blessing dito, or tulong from ibang tao, no? Maari na that is going to be more than enough for you, more than enough for your family, no? At maaari pa rin ninyong ma-share din yan sa iba, no? So, maaring ganun din ang ganap. So, we have Ace of Wands. Ayan. So, Ace of Wands, this is a new beginning energy. Capricorn, maaaring mayroon tayo dito mga sisimulang endeavor, may mga sisimulan tayong trabaho siguro, no, or career opportunity ang maaring dumating at maaring i-grab ninyo ang opportunity na yan, ano, and maybe related ito sa iyong creativity, no, yung kung ano man ang opportunity na to, Capricorn. Maaring ito yung magbibigay sa inyo ng pagkakataon para magawa na ninyo kung ano ang passion ninyo, ma-express na ninyo kung ano yung passion ninyo, kung ano talaga gusto ninyong gawin. So, we have 8 of Wands. This is all about
ano din, opportunity, no? May mga wonderful opportunities talagang parating dito sa buhay ninyo. No, Capricorn, it could be in anything, no? It could be in any area of life. Maari talaga na, ano yan, travel, maaring opportunity to travel, maaring opportunity yan para sa isang relationship, an opportunity for a new job, an opportunity to put up your own business, yung mga ganun ba? It could be anything, no? And whatever that is, nasa tapat niya si manifestation energy, kaya most likely, yun ang mga gagawin ninyong pagbabago sa buhay ninyo. No? Magbabago ng trabaho, magbabago ng place of residence, magbabago ng tahanan, magbabago ng pinagkakabalahan, you know, yung mga ganun ba. And good news are coming in, no? Maaring iba din sa inyo dito is going to travel internationally, maaring malayo, no? Ang babiyahin ninyo dito, yun ang napipick up ko dyan. And maaari din, Capricorn, na may mga parating dito talaga na opportunity sa inyo that is going to, ano, to require you to decide right away if you're going to take advantage of it or not, no? Kasi, ano to, mabilisan dito ang energy, mabilis ang galaw ng lahat, mabilis ang sitwasyon, no? Mabilis ang mga pangyayari sa energy na to. Kaya maaaring ma-require ka ng pagkakataon na yan na mag-isip ka kaagad, mag-decision ka kaagad, mag-pay attention ka kaagad, bigyan mo agad ito ng oras, ng panahon, yung mga ganon. So, good luck to that, Capricorn, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.